Pagdating ng 1914, 84% ng mga teritoryo sa mundo ay nasakop ng mga Europeans. Mula Africa, Asia hanggang Amerika ay naging kontrolado ng mga bansang gaya ng Spain, Britain, France, Portugal at iba pa. Ngunit alam mo ba na merong apat na bansa na hindi nasakop ng mga Europeans? At ang Thailand ay isa dito. Sa 11 bansa sa Southeast Asia, ang Thailand lamang ang hindi nasakop nila. Ang Vietnam, Laos at Cambodia ay nakuha ng France. At nasakop naman ng United Kingdom ang Malaysia at Myanmar. Ngunit bakit kaya hindi nila sinakop itong malawak na lupain na nasa gitna? Ang Thailand ay may total land area na 513,115 square kilometers, higit na mas malaki kumpara sa Pilipinas. Ano ba ang sikretong ginawa ng Thailand upang makaiwas sa mga mananakop na taga-Europa? Saksi ang kasaysayan sa di matatawarang kapangyarihan ng Europa na sakupin ang malaking bahagi ng mundo. Ang Europa ay umuukupa sa 7% lamang ng kabuuang lupain ng mundo. Pero mula 1492 hanggang 1914 ay matagumpay nilang nasakop ang mahigit 80% ng buong mundo. Nagunahan ang mga makapangyarihang bansa sa Europa sa pagsakop sa mga bansa ng Asia at buong mundo. Kasama na dito ang Pilipinas na sinakop ng Espanya. Simula sa taong 1511 hanggang 1900 ay sinasakop ng mga Europeans ang buong Southeast Asia. Pero wala sa kahit anong bansa sa Europa ang sumakop sa Thailand na noon ay tinatawag na Kingdom of Siam. Sinasabing may tatlong dahilan kung paano nakaligtas ang Thailand sa pananakop ng Europa. Buffer Zone. Noong ang pananakop ng France ay nakatuon na sa Thailand, ay umalma ang Britain. Importante kasi ang Thailand para sa mga British dahil sa mga panahong ito ay meron silang magandang relasyon pagdating sa kalakalan. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng Britain at France dahil nais ng Britain na magkaroon ng buffer zone sa pagitan nila. Nais nilang gawing buffer zone ang Thailand. Ang buffer zone ay isang lugar na naghihiwalay sa dalawang bansa o teritoryo para maiwasan ang labanan. Makalipas ng ilang pagtatalo ay napagkasunduan ng Britain at France na gawin na lamang buffer zone ang Thailand. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit hindi nila sinakop ang Thailand. Magaling sa diplomasya. Ang mga naging pinuno ng Thailand ay magagaling sa diplomasya. Magaling sa pakikipag-usap at pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga makapangyarihang bansa gaya ng Britain, France at Russia. Handa rin silang magbayad ng malaking pera o di kaya naman ay bitawan o ibigay ang marami sa kanilang mga teritoryo sa Britain at France para lamang hindi tuluyang masakop ang buong Thailand. Mapa at political system. Matalino ang mga Siamese leaders o mga sinaunang pinuno ng Thailand. Pinag-aralan nila kung bakit at paano nasakop ng Europa ang mga bansang kapitbahay. Napag-alaman nilang ginagamit ng mga dayuhan ang sibilisasyon at demokrasya bilang rason sa kanilang pananakop. Sasakupin nila ang isang bansa at sasabihing bibigyan nila ito ng demokrasya at modernong sibilisasyon. Kaya naman alam na ng mga Siamese leaders kung paano protektahan ang kanilang bansa. Binago nila ang kanilang political system at ginawang halos magkatulad ng political system sa Europa. At syempre, ito ay nagdulot ng napakalaking pagbabago sa bansa. Una, alam ng Thailand na magaling ang Europa sa topografiya. Magaling silang gumawa ng mapa. Kapag ang bansa ay hindi klaro ang mga borders, magte-take advantage sila at kukunin ang kanilang lupa. Kaya naman gumawa ang Thailand ng mapa sa kanilang lupaing nasasakupan. Sa pamamagitan nito, mahihirapan ang mga Europeans na basta na lang angkinin ang kanilang teritoryo. Pangalawa, ginawang sentralisado ng Siamese king na si Chula Longkorn o kilala sa tawag na Rama V ang pamumuno sa Thailand.
Sa panahon kasing ito, aside sa hari, ay meron pang maraming local rulers o tribe leaders na namumuno sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Naisip ng hari na kung watak-watak at hindi sila nagkakaisa, ay mas madaling masakop ng mga dayuhan ang Thailand. Kaya ginawa ng hari na siya lang ang mamumuno sa buong bansa. Sa pamamagitan nito, iisipin ng mga mananakop na ang Thailand ay sibilisado at merong matatag at sentralisadong gobyerno, isang nagkakaisang bansa at hindi watak-watak na mga tribo na madaling sakupin. Ang pagyakap sa banyaga. Isa rin sa sinasabing dahilan ay ang pagyakap ng mga Siamese sa kultura ng mga Europeans at sa ideya ng modernisasyon. Ito ang dahilan kung bakit makikita sa Thailand ang malaking impluensya ng mga Europeans kahit na hindi sila sinakop nito. Ginaya nila ang pananamit ng mga Europeans. Pati nga ang hari na si Chula Longkorn ay nag-e-enjoy na kinukunan ng larawan habang nakasuot ng damit ng mga Europeans. Maraming arkitektura din ang naipatagawa tayo na may impluensya ng banyaga. Ilan dito ay ang Ratchadamnon Road na katulad ng Champs-Élysées sa France at ang Throne Hall Anantasamkom. Niyakap rin nila ang modernisasyon sa larangan ng teknolohiya. Nais kasing ipakita ni Chula Longkorn na ang kanilang bansa ay kapantay ng mananakop at di kailangang sakupin. Pero kung iisipin, nakaligtas man ang Thailand sa pananakop, ay hindi naman sila nakaiwas sa impluensya ng Europeans. Paano nga ba hinubog ng estratehiyang ito ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng Thailand? At tunay nga bang nakabuti na hindi nila dinanas ang pananakop ng banyagang bansa? Iba-iba ang opinyon ukol dito. May mga nagsasabing dahil hindi nakaranas ang Thailand ng pag-aaklas laban sa mananakop ay tila nananatili pa rin ang makalumang konsepto ng paggalang sa kinasanayang awtoridad. Kaya ang mga opisyal ng gobyerno ay umaastang rulers sa halip na maging lingkod bayan. Samantala, may nagsasabing nakabuti rin sa Thailand na hindi dumanas ng kolonyalismo. Mas naging confident sila sa kanilang sariling kultura at naging bukas at maayos ang kanilang pagtanggap sa kulturang banyaga. Kahit papaano ay nakatulong naman ang impluensya ng Europeans sa pag-unlad ng Thailand. Pero syempre, hindi rin maikakaila na nakaapekto rin ito sa kanilang sariling kultura. Malaking karangalan na masabing hindi nagpasakop ang Thailand sa mga Europeans. Pero tunay na maipagmamalaki rin na napatunayan nilang hindi kailangang talikuran ang modernisasyon para mapatunayang malaya. Pinatunayan nilang mas malaya ang bansang kayang yumakap sa pag-unlad. Ikaw ka-Asam, anong masasabi mo sa estratehiyang ginawa ng Thailand para hindi sila masakop? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. And by the way, nais po naming magpasalamat sa inyong walang sawang suporta, mga ka-Asam. Shoutout dyan kina Priscilla Gallievo Gamalinda, OM Jawahar, Sales NL Kai, Angeline Mayungge Ojena, at Sedenio Love. Salamat din sa ating mga top fans, Jabber Inove, Sheena Ann Jordan Kona, AJ Raul Rivas, at Inday Inday. At syempre, salamat din sa mga nagbigay ng stars, Father Milo Malabuyok at Mari. Maraming salamat, mga ka-awesome! This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!